Ayon sa American Chamber of Commerce sa China, malaking bilang ng mga Amerikanong negosyo ay umaasa na mapapalaki ang kita sa China na may mahigit 50% na itinuturing ang China bilang kanilang pangunahing destinasyon ng pamumuhunan o isa sa kanilang nangungunang tatlong pagpipilian. Kaya ano yung mga obserbasyon? Tama, marami sa mga pinakasulong na pagmamanufaktura sa mundo ang dumaraan sa China. Kaya nakapalinaw para sa aming mga nagtatrabaho sa China na sinusubukan ng China na maging mas kaakit-akit ito para sa pamumuhunan. Noong nakaraang Agosto, mayroong 24 na patakarang inihayag at sinusunod namin iyon ng mabuti. Naiintindihan naming gusto ng China maging kaakit-akit na destinasyon para sa dayuhang pamumuhunan. Kaya, isa sa mga maaaring gawin ng AmCham China ay patuloy na magbigay ng puna mula sa aming mga kumpanya tungkol sa aming mga hamon. Maraming kumpanyang Amerikano ang nasa China para mag-produce, ngunit narito ang isa pang grupo dahil sa mga consumer na Chino. At ang maraming kumpanya ang patuloy na nakikita ang China bilang isang merkado na may potensyal na kumonsumo. Anong iba pa mga ekspektasyon sa relasyong Sino-Amerikano at sa aling lugar ng kooperasyon magkakaroon ng mga bagong tagumpay sa hinaharap? Sa tingin ko, una sa lahat, sinabi ito ni Secretary Yellen at ng iba, ang Amerika at China ay mayroong napakasiglang kalakalan. Mahalagang magkasosyo sila sa kalakalan sa isa't isa. Kaya't marami tayong makukuha sa isang kalakalan sa parehong direksyon. Gayon din, mayroong ilang mga issue kung saan kritikal ang Amerika at China para sa mundo, gaya ng pagbabago ng klima at iba pa, at kung hindi magtutulungan ang dalawang bansa tungkol dito, walang sino man ang makakausad,